interesado sa barter trading, huwag ka mag-alala, ituturo ko sa iyo kung ano ang barter trading at kung paano ito gawin. But before that, kailangan mo muna mag-subscribe sa aking channel at i-click mo na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng videos ko. Okay, so huwag nang patumpik-tumpik pa guys, gawin na natin to. Tara! Welcome back to my channel guys. For today's vlog is pag-aaralan natin kung ano ba ang barter trading. Itong barter trading guys is nagsimula siya noong 1847. Okay? Na kung saan nagpapalitan sila ng goods and services. Ano nga ba ang barter trading? Ang barter trading guys is kalakalan o palitan ng goods and services. Kung magbabaliktanan lang tayo guys, nangyayari na to before pa. And ngayon is nauuso na naman siya sa online barter trading. Okay, so pwede natin gawing mga platform ng mga Facebook, Twitter, pero ako sa Facebook kasi ako nagba-barter trading ngayon. Sinubukan ko siya simula nung napanood ko siya sa Jessica Soho. Okay, magandang tulong siya para sa akin. Okay, kasi meron kasi tayong mga gamit na hindi na ginagamit na kailangan ng iba. Eh meron din naman yung mga tao na hindi na nila ginagamit pero kailangan din natin. So vice versa yun. So it's a win-win situation naman kasi gusto mo yung item niya, gusto rin niya yung item mo. Depende na lang yun kung magkakasundo kayo doon sa item or sa services na ipapalit ninyo sa isa't isa. Okay, itong barter trade guys is usapang practical to. Tulad nga ng sinabi ko guys, may mga lumang tayong gamit na pwedeng pakinabangan ng iba. At the same time, pwede mo ring mapakinabangan. Tulad ko guys, nagsubok kasi ako guys sa Facebook group. Actually, nung the time na napanood ko siya sa Kapuso Mo Jessica Soho, sinubukan ko siya agad. Naghanap ako agad ng Facebook page na kung saan meron nagbabarter. Since nandito ako sa Cavite guys, ang sinerge ko agad is yung barter sa Cavite. Barter Cavite. Meron din guys na pang nationwide, you can search it Barter Philippines. Ipa-flash ko na lang guys yung mga Facebook groups nila dyan para may mas idea kayo. Okay? So ito nga guys, itong barter trade is kalakalan o palitan ng goods and services. Marami nagpo-post dyan guys. Pwede kayong sa Facebook group, pwede nyo pong i-search yung Barter Philippines. Sobrang dami na nagpo-post dyan. Even my friends, guys, lahat sila nakikipag-barter na dyan sa mismong page na yan. Kahit ako, nakikipag-barter ako pero sa Along Cavite lang ako kasi gusto kasi meet up and pick up lang yung mode of transaction namin. So ganito guys, tuturo ko sa inyo kung paano kayo magkikipag-barter. Ganito guys, umpisa, magsa-search muna kayo for example sa Barter Philippines or sa online Barter Pilipinas. Dito guys, may susundin lang kayong template. Okay, may kasi yung page na yan guys, may pinoprovide silang template na kung saan kailangan mong sundin yon. Okay, for example, may papakita ko sa inyong example dito guys ng template na kailangan yung sundin para sa barter trading. For example, ibabarter nyo guys is cellphone. Siyempre, ang nakalagay dapat dun, item's name is cellphone. So, ilalagay nyo din dun in description. Yung description niya guys, dapat naka-include dun guys yung kung kailan mo siya binili, kung ano yung condition ng item mismo, and kung ano yung itsura ng cellphone mo. Okay? And pangatlo guys, ang kailangan natin ibigay sa client or i-post, isama sa post is yung preferred items mo. Yung preferred items guys, sa pinag-uusapan dito guys, is yung pinakagusto mo yung gusto mong kapalit ng item mo. Kung saan mo siya ibabarter. For example, yung cellphone mo, gusto mo siyang ibarter sa grocery. Pwede yon. Okay, depende yan sa kagustuhan mo kung anong gusto mong kapalit ng cellphone mo. Okay, pwede rin mga gadgets, pwede rin bikes, anong items ang ilagay mo dyan, pwede yan guys. Okay, so walang ano dito guys, walang hindi pwede dito. Huwag lang yung mga, syempre, huwag na may nakakasama rin sa tao. Okay, so ayun guys, after ng preferred items, ilalagay mo din yung mode of trade. Okay, tulad nga na sinabi ko sa inyo guys, ang mode of trade pwede yung pick up, pwede siyang makikipag-meet ka sa halfway kayo ng kabarter mo, or pwede ring lalamove
Depende na lang sa inyo kung sino magbabayad ng delivery. Okay, so ganun lang yun, guys. Ako, isa-share ko lang yung experience ko sa barter trading. Ako, guys, ilang beses na ako nakipag-trade dyan. Kasi sobrang dami ko rin gamit, guys, na ano eh. Ang dami ko rin gamit na hindi na napapakinabangan or nakatambak na lang. So, kaysa masira, di ba? Iba-barter ko na lang. Unang-una kong binarter, guys, is yung ganitong BM 800 ko. Okay? So, ang natutuwa lang ako, actually, ang dami nag-o-offer sa akin. Appliances, kapalit, groceries, cellphone, tablets, even yung mga mabababang specs na laptop. Gusto nila ipalit sa BM 800 ko. Pero may ano yun, depende yun sa'yo kung sino yung pipiliin mo, ka-barter mo, or yung disturbing. Parang ganun. Ako kasi, ang sa unang barter ko kasi, yung BM 800, kasi almost brand new yung guys. Yung ganito ko, yung unang-unang bili ko ng ganito. Hindi ko siya talaga nagagamit. Binarter ko siya sa isang tao na may anak na sinabi niya kasi sa akin, kailangan na kailangan niya kasi yung BM 800 na ganito kasi ginagamit niya mismo sa trabaho. So parang, doon ako natal, sabi ko, okay. So, mas okay na lang na sa kanya mapunta kesa sa iba. Alam niyo ba kung anong kapalit na ito? Kasi, meron silang tatlong stock ng rice cooker, brand new rice cooker na hindi na ginagamit. Sabi ko, sige, walang problema. Yung brand new rice cooker na lang, kahit isang peraso, kapalit ng BM 800 na ito. Diba guys, ano siya, good catch ha for me. Kasi brand new din naman yung binalit sa akin. And at the same time, makakatulong pa ako sa kanya para sa trabaho niya. Kasi magagamit niya yung BM 800. Okay? Good deal yun. Okay, yung pangalawang item naman na binarter ko, guys, is yung Korean grill ko. Ayun, yung Korean grill ko, guys, is na nakuha ko siya or niregalo yun sa akin sa office. Yung mga, dito, yung exchange gift from office. Okay, hi, shout kay Shaira dyan na nagano sa akin. Kasi yun yung request ko. So, yun, guys, isang beses ko na nagamit yun. Good as brand, yun din yun. And binarter ko rin siya sa brand new na drill. Brand new na Barena driller. So, doon ko siya, good as brand new talaga siya kasi talagang ang ganda pa ng item, hindi pa nagagamit, and ang gaganda pa ng mga bala niya. So, parang good catch din yung para sa akin. And yung regarding naman dun sa, sa griller, hindi rin naman siya lugi doon kasi good as brand new rin naman yung pinalit ko eh. So, doon guys, lahat yun, lahat ng na transaction ko dun guys is meet up siya or nagipagkita ko halfway kasi mas malapit, meron kasi mas malapit na SM dito nung kami nagte-trade. Okay, so depende yun guys kung saan yung gusto kung anong mode of trade ang gagawin nyo. It's either pick up, meet up, or ipapadeliver nyo kung sinong gagastos sa inyo. Okay, ang pangatlo guys is meron akong na barter trade. Actually, ito maganda, good catch din tong barter. Kasi may nakuha ko sa barter trade na laptop na mababang specs lang ang kapalit ng is iPhone 4S. Pero hindi ko na inano yon, hindi ko na tinanggap yung iPhone 4S na yon kasi doon ako nag-focus mismo sa laptop. Ang pinalit ko mismo sa laptop guys is yung kung familiar guys sa Globe prepaid Wi-Fi. Yes, ayun po yung pinalit ko mismo doon sa laptop. Kasi mas kailangan nilang, mas kailangan din ng kabarter ko yung Globe prepaid Wi-Fi ngayon kasi nga, di ba, nagagamitin ng mga anak nila, mga estudyante ngayon na pwedeng pang-backup sa Wi-Fi nila. Ayun guys, nakakuha ko ng isang laptop na mababang specs, actually. Okay naman siya, pero medyo lang ako kasi nga, gumastos ako sa battery, pinagawa ko pa yung charger. So, parang na-stress ako dun sa laptop na yun. Ang ginawa ko, binarter ko ulit siya sa ibang item. Okay? Yung laptop na yun, guys, is hindi siya kalilang brand. Packard Bell yata yung tatak nun. So, ngayon, nag-isip ako kung paano siya ibabarter. So, binarter ko siya, guys, sa Canon camera. Ang brand ng, make and model ng Canon is Canon D3100. Okay, DLSR siya. Okay naman yung camera niya guys, magagamit mo rin naman siya sa mga setup videos or vlogs na katulad nito. Pero hindi lang ako kasi masyadong, alam mo yun, hindi ako masyadong techie when it comes to DLSR. Okay, so medyo mababang na rin kasi siya, medyo lumang brand na rin siya or model ng Canon.
Pero, ang maganda dun sa Canon na yun, good items yun, guys. Sobrang ganda rin ng camera. So, ganito, sabi ko, ibabarter ko na lang uli siya. Binarter ko uli siya, guys, kasi tulad nga, meron na akong bagong BM800, mahilig ako kumanta. Yung iPhone 7 Plus ko kasi ayaw gumana sa mga ganito. Alam niyo naman ang iPhone, namimili ng gadget or technology na gustong kumunik sa kanila. So, hindi ko siya magamit. Hindi ko siya magamit sa live stream. So, ngayon, pinost ko mismo yung item na yun, which is yung Paano DSLR D3100 kapalit ng cellphone. Kasi kailangan ko siya ng Android cellphone. And fortunately, meron akong mga nakatransaction. Actually, tatlo yung nakatransaction ko sa Paano na yun. Kasi maganda talaga yung item na yun. Kasi ano siya, wala siyang issue. So, maganda, perfectly working siya. So, yung ano na yun, guys, naipalit ko siya mismo dito sa cellphone na ginagamit ko ngayon na pang-vlog. Okay? Itong cellphone na yan is good as brand new rin. Okay, last year, December lang yata nabili ni Kuya. Yung nakapag-trade ako kay Kuyang Grab driver yata siya or Grab food delivery. Nagkita kami sa SM and yes, in-explain ko sa kanya kung paano gawin or kung paano gamitin yung DSLR na yun. And nagbigay ako ng mga instructions sa kanya kung saan niya pwede papanood yung kung paano yung DSLR D300 na yun. Okay guys, itong cellphone na binarter ko guys is Vivo Y11. Nagandaan ako sa kanya guys kasi parang ngayon na lang uli ako nagkaroon ng Android na cellphone. So parang una kapa-kapa pero syempre di naman ding ganun kahirap intindihin yung mga ganitong cellphone lalo na Android na napakadali, napaka-friendly user na itong cellphone na to. Ayun guys, sobrang tumuntuwa ako dito sa cellphone na to kasi nga malaki yung screen niya and latest ano din naman siya, latest model din naman siya ng Vivo and yung camera is nagagamit ko ng maayos and ang maganda doon is working good, walang scratches, walang issue sa cellphone and ang wala nga lang talaga yung charge. Buti na lang marami akong charger dito na pang Android na pwede ko magamit dito sa cellphone na to. And wala rin siyang included na memory card. Box lang pati yung cellphone. Okay, yun guys. Ang maganda dun sa cellphone na to guys na na-barter ko is nagagamit ko siya pang live stream, pang vlog. Okay, nakakapag-upload na ako ng mga videos ko sa'yo. Anyway guys, balik tayo sa barter trading. Okay, ayun lang guys. Maraming Facebook groups or pages sa Facebook na kung saan pwede kayong makapag-barter trade. Pwede niyo i-research online, pwede niyo i-research sa YouTube kung paano transaction. Basta ang advice ko lang sa inyo guys, bago kayong makapag-meet or makapag-deal sa mga kausap niyo guys, tingnan niyo muna, tanungin niyo muna kung ano ang issue ng item. Kung okay sa inyo yung issue ng item, walang problema. And kung working good siya, syempre, kayo din naman magbe-benefit niyan at the end of the day, kailangan dapat yung ibabarter nyo is mapapakinabangan din yun guys. Okay? So, wag nyo naman ibarter lahat ng gamit nyo guys. Baka naman lahat ng gamit yung ibarter nyo na. Wag ganon. Okay? Ibabarter nyo lang yung mga nakatambak nyo na gamit na pwede pang pakinabangan ng iba and yung mga gamit na hindi nyo na ginagamit na pwede nyo ibarter sa ibang item na pwede mo rin mapakinabangan. Ganun lang kasimple yun guys, napakasimple ng buhay. Ang daming pwedeng gawin ngayong pandemic, lalo na nasa bahay tayo, marami tayong naiisip. Pwedeng natin gawin yung guys. And tulad ng sinabi ko, sa barter trading, hindi kailangan ng pera. Okay? Kung may makikipag-transaction sa inyo na gustong bilhin mismo yung item nyo, ang alam ko is bawal yun. Kasi pag nabasa yun ng admin mismo sa mga comment box, ibablock nila kayo para hindi na kayo makapag-post doon. Okay, so much better guys, makapag-deal muna kayo sa true commenting and kapag okay, close deal na kayo, iti-turn off mo yung comment box nyo, okay? So ganun lang yung kasimple guys, so I'm looking forward kung ano yung mababarter nyo guys and kung meron kayong mga suggestion guys na pwede kong gawin sa akin channel, comment down below na lang kayo. And kung may mga na-barter na kayo guys at gusto nyo makapag-barter sa akin or sa mga future ano natin, vlogs natin, comment down below guys. And I'm looking forward for that. Sasagot ako sa mga comment nyo. Anyway guys, ayun lamang po for today's vlog. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa aking videos and mabuhay po kayo guys. Salamat! Bye-bye!